Yun. Welcome, siyempre, this is your Kuya Dan. Welcome sa official YouTube channel natin na Dance Ibonat. May tuwang Ibonat kung ano-ano pa. Kung first time mo, siyempre, sa YouTube channel natin, subscribe siya, ha? Para at least meron tayong mga bagong video sa katulad nito. Ilang muna ka nakakapanood yan. So, mga nagtatanong kung saan tayo location natin, we are located sa South Caloocan. Malapit po tayo sa SM sa hanggaan yan, no? Gabi-gabi na, pero may bubbles pa rin pa. Siyempre, maraming salamat sa asawa ko. Napakaganda kong asawa. Siya yung videographer niya. And, siyempre, yung number natin, nag-flash dyan kung pwede kayong mag-question. And, like nyo na rin yung Facebook page natin ng Dance Interview. Yan. So, napakaganda ng topic natin. So, about, ang topic natin is about, ano ba yung tamang price? Siyempre, especially sa mga African lovers. Huwag na huwag kang aalis ha, tuloy-tuloy tayo ha. Except nagawa tayo ng mga set of questions na sasagutin natin. Again, kang aalis ha. Welcome back ha, ayun. So, yun nga, nag-set na tayo ng mga questions. First question, siyempre, tatanungin ang magandang asawa. Bakit ba iba-iba yung presyo ng Ibon? Specifically na lang, yung African Lovebirds. Bakit dito sa shop na to, halimbawa mura, pagdating ko dun sa isang breeder, mahal, pagdating ko dun sa probinsya, mura, bakit? Ganon, meron bang standard price ang Ibon? Yeah. Like halimbawa nga, yung African Lovebirds. Thank you for your beautiful question. So, ito yung sagot natin dyan sa question na yan. Walang standard na price or walang standard na kung magkano talaga yung ibon. So, it depends or depende siya sa kausap yung breeder or seller kung magkano niya talaga i-out yung ibon natin. So, nagbabago yung price. Siyempre, kung complete documents yan, expect natin medyo may mata siya kasi complete eh. Pero, yun nga, walang standard price. So, depende pa din talaga. Para ba yung kape na pag pumunta ako dun sa isang shop na hindi masyadong high-end, ang mura-mura eh. Pero pag pumunta naman ako dun sa isang shop, same naman yung brewed coffee lang. Correct. Ang mahal. Para bang kape yan? Correct. So, parang sa kape yan. Kung pumunta ka dito, alam mo, magbanggit na tayo name. Pao nga. So, para siyang kape ha, so pwedeng dito sa breeder na to, medyo mataas yung price, dito sa iba, mas mababa. Although so, parehas na coffee. Although parehas lang yung mutation. Mm-hmm. So, it depends pa rin. So, always do your research pa rin sa pricing ng ibon. So, kung mausap kayo ng marami talagang seller or breeder, pero lagi natin sinasabi, always sa legit kayo bibili. Alright, so number 2. So, yun, second question. Siyempre, tanongin ulit ng asawa. Ano bang meron sa Dance Ibonat? Ano bang advantage mo over other shop o kaya breeder? Yung. Para, bakit kami kukuha ng ibon sa'yo? Yan. So, yun. Number 2, syempre, bakit sa Dance Ibonat? Syempre, number 1, yung quality ng ibon. So, bawat ibon natin, bawat breeder, syempre, nahalagaan natin na maayos yan. May sariling program yan. Vitamins, pagkain, tapos sabihin natin na kung paano natin i-handle, i-alagaan yung mga ibon natin. So, quality. Number 1 ulit, syempre, yung after sales ng Dance Ibonat. Yan. Syempre, ito yung hindi after ng pag nag-kumuha kayo ng ibon sa Dance Ibonat, eh, tapos na yung nakalimutan na tayo, no? Ito yung start ng relationship natin. So, ang Dance Ibonat, gagayin kayo hanggang sa maparami, mapaitlog, tapos mapainahin natin yung ibon. Kung ano yung pagkain, vitamins na pwede natin gawin sa kanila. So, igagayin kayo ng Dance Ibonat. Next, syempre, first, syempre yung experience ng Dance Ibonat. So, since 2003, nag-aalaga tayo ng ibon. So, nag-start tayo sa Kalapate, yung mga parakeet. Kasi dati, medyo ano yung mga African lovebirds. And, syempre, hanggang ngayon, nag-aalaga tayo, experience. Tuloy-tuloy yung pag-aaral natin. Hindi na tayo sa African. Siyempre, paparakid, budgies, kakatail, and soon, siyempre, by God's grace, mga big bird na yung tunahaligaan natin. So, hanggang ngayon, nagtatanong tayo, nag-aaral tayo, na sineshare natin sa mga kapakpak. So, yun na, number 2 na tagad natin. Next question, number 3. Yun, so third question natin. Kuya Dan, I've seen some of your posts, pero never ako nakakita ng presyo or kaya even price range sa mga posts mo.
Bakit ba hindi ka nagpo-post ng presyo? Sige, sige. Bakit hindi nagpo-post ng mga price si Dan Sipunan? Siyempre, number one, courtesy. Siyempre, and respect na rin sa mga tropa nating kapakpak, sa mga tropa nating seller at leader. Siyempre, sinagot nga natin, iba-iba yung presyo, walang standard price para at least wala yung confusion. Sabihin natin na kasi may mga nangyari na nasasabi yung price, ba't dito mataas, ba't dito mababa. So, medyo nagkakagulo. So, syempre, kung gusto nyo malaman yung price nung Dan Sipunan, pwede nyo ako i-PM. So, as much as possible, yun lang. Kaya hindi tayo nagpo-post ng price. Courtesy and syempre respect sa kapwa nating seller at reader. Pero dapat ba Kuya Dan talaga na magkagulo? Kasi di ba sabi mo nga, walang standard price ng ibon. So iba-iba talaga. Okay. Iba-iba, hindi naman dapat magkagulo or magkaroon man ng division. Yeah. Wala talaga. Syempre, kung sa kanya bumili or sa'yo hindi, syempre magpatuwa tayo. So tanongin natin kung ano. Kasi more on ngayon, more on social media. And i-post mo lang na i-post. And then, kung alam mo naman yung quality ng ibon mo, eh talagang mas aning ng tao yan. So, as much as possible, ulitin natin, walang standard price at kaya hindi nagpo-post. Siyempre, courtesy at respect. And eto na, yung huli nating mapapayo sa mga newbies na gustong mag-start ha. Mag-start talaga ng pag-iibon. Kung gusto lang mag-alaga, habi lang or soon, gusto nilang gawin na extra income. Siyempre, as much as possible, number one, do your own research. Mutation, kung anong ibon, kung anong gusto mong ibon. And siyempre, research mo yung pricing. Kumusap ka ng maraming tao. Nasa Facebook, YouTube na lahat. Napakadali na mag-alaga ngayon compared dati. Alright, so always, syempre last, buy ka sa mga legit na seller at breeder para at least, kung may problema yung ibon, and then kung wala ka pang experience, mag-guide ka nila. Yun, ganun ang ano ng Dan Sipunan. All throughout, gagawin ko yung kasi maparami mapaitog natin yung ibon. Syempre again, maraming salamat. Be sure Kuya Dan, located tayo sa South Caloocan. Kung first time mo sa YouTube channel natin, subscribe ka para at least kung meron tayong mga bagong YouTube na katulad ay videos na katulad nito una kang nakakapanood. Again, huwag mo kakalimutan na God love you so much, pero syempre maraming salamat sa pakita natin yung videographer natin. Maraming salamat sa akin, napakaganda asawa yun. Pumitanggal ka naman ng ano. Yan nakakaganda, napakaganda syempre asawa. So again, siyempre, this year Kuya Dan, this year Ate Rich. Maraming salamat sa wala sa akong pagtitiwala sa Dan Sipunan, sa mga tropa natin besides nito. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Siyempre, God bless and bye-bye.